Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para sa dasalin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, binati ng Anghel ng Panginoon si Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. At ang berbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay pakipakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalatian ng langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po sa mandali. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at espesyal na intentions nina Konsolasyon at Pamilya para sa karangalan ng mahal na puso ni Jesus, Lourdes Villafuerte, Leti Cabantog, Karina Cruz, Lolit and Sita Adriano, Ditas Chico, Cora Roque and Family, Rodelia Princena, Fanny Tantoco, Aurin Bonifacio, Baby Crisostomo, Tasing Villafuerte, Belen Santos, Puring Santos, Sonchi Cruz, Vanji Clemente, Ellen Pelayo, Ofelia Iniguez, Caridad Bonga, Paz Bernal, Clarita Limpo, Louis and Malu Suryo and Family, Esther Olimpo, Cory Rexy and Chit Bautista, Dolores Tantoco Stauder, Leonila De La Cruz, Nila Marcelo, Rosalina Mendoza and Family, Esmeralda Lim, Rosario Coleco and Family, Gemma Gaspar, Concejal Rico Capuli and Family, Mark Bautista and Family, Seni and Edith Romero and Family, Gino Balenya, Annalyn Laureta Rivera, Celestino Ople at Pamilya, Bray at Liza Lopez, Ronald at Minda Victoria at Pamilya, gayon din sa nagdiriwang ng kaarawan, si Christine Gowans, at para sa speedy recovery ni Noel Cabral, at gayon din sa kaluluwa nila Daniel, Juliet, Carmelito, Vicente, Alberto, Andres, Irenea, Bernabe, Antonio Sr., Magdalena, Paulina, Veronidia, Pablo, at Pasensya.
Hunyo 12, dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Araw ng pananalangin para sa kabanalan ng mga pari. Inulos ang tagiliran ni Jesus at dumaloy ang dugo at tubig. Mula sa puso ni Jesus, yaman ng biyaya ay dumadaloy sa lahat ng tao, lalo na sa mga dukha. Sa liturhiya, 3 liham ng Papa ang tumutukoy sa debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Una, ang Annum Sacrum ni Papa Leo XIII tungkol sa paghahandog ng sangkatauhan sa mahal na puso ni Jesus. Ikalawa, Miserentissimus Redemptor ni Papa Pio XI sa pagbabayad puri sa mahal na puso. At ikatlo, ang Hauretis Aquas ni Papa Pio XII na nagpapaliwanag ng debosyon. Ang kapistahan ay itinatag para sa buong simbahan noong 1765 ni Papa Clemente XIII. Sa turo ng simbahan, ang buong buwan ng Hunyo ay nakatalaga sa mahal na puso ni Jesus, ang makadiyos na puso na inulos ng sibat sa krus, upang ang yaman ng biyaya ay dumaloy para sa lahat ng tao. Ito ang walang hanggang bukal kung saan ang lahat ng nananalig at ang buong simbahan ay kumukuha ng bagong lakas ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit.
At papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanalmahalang puso ni Jesus. Puso na punong-puno ng awa at pagmamahal. Kaya sa ating pagdulog muli sa hapag ng Diyos, sama-sama tayo bilang isang sambayanan na umamin sa mga nagawa nating kasalanan at tumingi tayo ngayon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Ipinagubunyi ka namin, pinasasalamatan. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Hari ng langit, Diyos amang makapangyari sa lahat. Buktong nana, Anak,
Maawa ka, maawa ka sa ng mga kasalanan sa libingan. Tanggapin mo ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. At ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman, dulot ng iyong maawaing pag-ibig na sa aming nag-uumapaw. Sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na pagpaparangal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Tayo pong lahat, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan, tugon. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Tugon. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila, ang banal ng Israel. Tugon. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya. Makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, napalakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayon ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga.
sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kabatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang buhay po sa inyong lahat. Noong pong 16 na siglo, during the 16th century, just before the advent of what we call the era of enlightenment, mayroong sumibol na isang kilusang pangkaisipan na kumalat sa buong Europa. At ang kaisipang ito ay nakaapekto sa pag-iisip at kung papaanong gumalaw ang mga tao. Ang kaisipang pong ito ay nagtuturo ng ganito. Man is so corrupted by sin that he is not capable of doing any good. Na ang tao daw, dahil siya ay batbat ng kasalanan, ay nagtataglay ng isang pagkataong sira at wasak. At dahil wasak ang kanyang pagkatao, hindi siya maaaring makagawa ng anumang kabutihan. Anumang kabutihan o anumang bagay na itinuturing niyang mabuti, kahit yon ay ginagawa niya, wala daw itong kabuluhan. Ganito yung pag-iisip na kumalat sa Europa noong mga panahong iyon. Kung kaya naman maraming tao ang nalungkot, many people were led to despair. At sinasabi ngayon nila, kung ang tao ay walang kakayanang gumawa ng kabutihan at anumang bagay na itinuturing niyang mabuti ay walang kahulugan, ano ngayon ang silbi ng buhay? Sabi ng simbahan, to counter this false teaching, ang sabi ng simbahan ay ganito, bagamat ang tao ay nagtataglay ng wasak na pagkatao, huwag dapat nating kalimutan na ang pagkataong ito ay isang pagkataong iniligtas ni Kristo. Kung kaya naman ang sabi ng simbahan, babalik-balikan natin ngayon ang karanasan ng pagliligtas ng Diyos. Na sa pagliligtas ng Diyos, siya ay nagkatawang tao at sa kanyang pagpakpakatawang tao, binago niya yung wasak na pagkatao ng tao. Jesus, by becoming human, He transformed our humanity. He saved our humanity. At sa pagliligtas niya, sa pagkatao natin, binigyan niya ngayon ng bagong mukha ang ating pagkatao. Na kahit na wasak, mayroong kabutihan na naroroon sa kanya dahil siya ay nilikha mula sa,
mula sa wangis at larawan ng Diyos. Kaya nga po kapag ka naiisip ang ginagawang pagkakamali ng tao dahil sa kanyang kasalanan, ang sabi ng simbahan, titingnan natin ngayon ang puso ni Kristo. Si Jesus na nagkatawang taong tulad natin ay nagtataglay ng isang pagkataong mabuti dahil ito ay ginawa ng Diyos. At sa pamamagitan ng kabutihang ito, ipinakikita dito sa pamamagitan ng puso ni Jesus ang kabutihang tinataglay ng tao sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kaibuturan ng kanyang buhay. Kaya nga po tama-tama, noong ang kaisipang mali ay lumalaganap, naipalaganap din yung debosyon para sa banal na puso ni Jesus. Na nung panahong iyon, si Saint Margaret Alacoque sa Pransya ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa puso ni Jesus. At ang pusong Jesus na ito ang nagtuturo ngayon sa atin na mayroon tayong pag-asa, na mayroon tayong kakayanang gumawa ng kabutihan dahil ang puso ni Jesus tulad ng puso natin ay nagtataglay ng kabutihan at katangian ng Diyos. Ito mga kapatid ang nais sabihin sa atin ng debosyon na ito, na sa ating mundong ginagalawan, sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na nagagawa natin, maaari tayong tumulad kay Jesus na may pusong mapagmahal, na may pusong kayang umibig, na may pusong kayang gumawa ng kabutihan. Tinuturo ngayon sa atin sa pamamagitan ng debosyong ito na tayong lahat ng mga tao ay may pag-asa at hindi dapat mawalan ng pag-asa dahil si Jesus mismo, kahit ang kanyang puso ay sugatan, ay isang pusong marunong magmahal, marunong gumawa ng mabuti. Kaya po mga kapatid, kapag ka tinitingnan natin ang puso ni Jesus, tinitingnan natin ito bilang isang modelo kung papaanong tayo sa ating mga sarili ay makapag-uugnay sa Diyos. Ang puso ni Jesus ang pinagmumulan ng awa at biyaya na nagpapabanal sa atin. Ang puso ni Jesus na ayos sa Ebanghelyo ay sinibat, ay isang pusong nananatiling umiibig at nagmamahal sa atin. At ang pusong ito ay kailanman hindi titigil magpakita at magpamalas ng awa at pagmamahal sa atin. Mga kapatid, tayong lahat, bagamat tayo ay makasalanan, huwag nating kalimutan, mayroon tayong angking kabutihan. At ang kabutihang ito ay nag-uugat mula sa pagliligtas na ginawa ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kanyang buhay upang tayo ay linisin, upang tayo ay iligtas. Ang puso ni Jesus ang siyang modelo ng papaanong tayo makahaharap sa Diyos na may pag-ibig at pagmamahal, hindi lamang sa Kanya, kung hindi lalo tigit sa ating kapwa. Isang magandang balita po ito, mga kapatid, para sa atin na patuloy na naghahanap ng kasagutan sa mga tanong natin sa ating sarili. Ang puso ni Jesus ang nagtuturo din sa atin kung papaanong tayo sa ating mumunting pamamaraan ay makapag-aalay ng ating buhay sa Diyos at sa ating kapwa. Huwag po nating kalimutan, iniligtas tayo ni Kristo at ang kanyang pagliligtas ay pagliligtas na nagpapabago sa atin at nagbibigay kalakasan sa atin upang ihandog din natin ang ating mga puso at buhay sa Diyos na lumikha sa atin. Amen.
tayo ay magsitayo at ating ipahahayag ngayon ang ating pananampalataya, tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoong nating lahat, nagkatawan ka siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa Panginoon ng awa at Diyos ng lahat ng kaaliwan upang ibuhos niya sa atin ang mga biyaya nagmumula sa pag-ibig ng kanyang puso. Sa bawat panalangin nating tutugon, maawa ka sa amin, mahal na puso ni Jesus. Maawa ka sa amin, mahal na puso ni Jesus. Upang ang banal na simbahan ay magpanibagong loob sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Maawa ka sa amin, mahal na puso ni Jesus. Upang si Papa Francisco, ang mga obispo at lahat ng kura paroko ay magmalasakit sa ikalalaganap ng paghahari ng Diyos sa lupa, manalangin tayo sa Panginoon. Maawa ka sa amin, mahal na puso ni Jesus. Upang ang ating mga mag-anak ay mabuhay ayon sa diwa ng tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan, manalangin tayo sa Panginoon. Maawa ka sa amin, mahal na puso ni Jesus. Upang sa ating parokya ay maghari ang simulain ng pag-iibigan at pagtutulungan, manalangin tayo sa Panginoon. Maawa ka sa amin, mahal na puso ni Jesus. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ang kabutihan mong ipinakikita sa amin ay higit na nararapat at sa hinihingi ng aming mga panalangin. Pagkalooban kami ng iyong masaganang awa, patawarin ang aming mga kasalanan at kasihan kami ng iyong mga pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo at para sa paghahanda sa pag-aalay.
Magsitayo po. Manalangin tayo, mga kabatido, bang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang iniyahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya titinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanap, kaya't sambayanan mo ay dito nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyari, napupuno langit at lupa. Hosana, hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iando para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kaisa ng pasasalamat at natatang intensyon ni na Jaime at Shirley Santa Ana, konsolasyon at pamilya para sa karangalan ng mahal na puso ni Jesus, Terry at Aring Penson, Nico Jed Cruz, Clarita Limpo, Divine College of Malolos, para sa kanilang 18th anibersaryo, Esperanza de la Cruz at pamilya, kapatiran ng Divine Mercy. Pasasalamat din para sa kaarawan ni na Rosalina Santos, Hermy Robles, at para sa 50th pagsasama bilang mag-asawa ni na Angelita at Justo Pahati, anibersaryo nila June at Meli Victorioso. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gayun din ang aming panalangin para sa ikagagaling ni Noel Cabral at para sa ligtas na paglalakbay ng Senior Citizen Malolos Chapter at Eleni at Amanda Baktad. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Sina Daniel, Juliet, Carmelito, Vicente, Alberto, Mary Rose Angeline, Enriquito, Balbina, Laureano, Josefa, Fermina, Ruperta, Quintin, Eustachia, Rosita, Faustino, Lydia, Eugene, Felipe, Rosa, Amado, Erlinda, Remedios, Jose, Milagros, Saguday, Corazon, Pastor, Luz Viminda, Father René, Chito, Amado, Gorgonio, Ariel, Maria at Pedro. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak puso,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang magkakapatid, tayo ngayon ay sama-samang manalangin sa ating Ama na maawain. Hiniling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bagi natin sa bawat isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Libutan ipagkaloob mo sa amin ang mga kabatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Mapapala tayo ngayong magsisitanggap sa Kanya. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako.
Tayo po ay tumayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw, matutunan nawa naming makilala't siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagpapasalamat, humayo tayo tumulad sa puso ni Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat. Magandang gabi. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.